Kwentong Bayani. Kwentong Bayani, hatid ng Benita at Catalino Yah Foundation at ng RMN Networks. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani, kasama si Jojo Armenta at Radyo Man Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Magandang umaga po sa inyong lahat ng Sabado. Ako po ang inyong Radyo Man Jenny Pahilanga live sa ating pong studio sa RMN DZXL 558 Manila. At syempre, Kwentong Bayani hatid sa inyo ng RMN at syempre po ng BZYF. Kasama natin sa umagang ito, syempre, ang aking namang partner. Hindi kompleto ang ating programa kapag walang aking partner. Walang iba kundi si Partner Jojo Armenta. Magandang umaga, Partner Jojo. Good morning, Partner Jenny. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa ating live stream ngayon sa Kwentong Bayani. No? Welcome, welcome, welcome po. Magandang umaga ngayong Sabado. Magandang Salamat umaga. Po. Uy, partner, ano ba dyan sa lugar mo? Medyo malamig pa rin ba? O ano, mainit na ba? Ano ba? Lagay actually, na. Sa morning, oh. Partner Jenny, malamig. Ayon. No, malamig siya. Pero towards the noon and afternoon, mainit na. Medyo umiinit na. Nako, partner, sabi nga in the coming days daw, medyo ano pa rin yan, hanging amihan, malamig. But this morning, partner, maganda ating pag-uusapan. Ano nga ba itong innovation, partner? Mm-mm. So, syempre, after natin pag-usapan yung volunteerism, no, now we're going towards yung Innovation Month, highlight month ng BZYF. And usually sa month na to talaga, puro ang topic talaga is all about innovations. Innovation. Actually, the innovation itself, the word, it innovates, no? Uh-huh. Nag-evolve siya. Mm-hmm. So, yung mga guests natin for the succeeding weeks, mm-hmm. starting today, actually, nag-start na siya last week with Sir Art. Uh-huh. So, the succeeding weeks, malalaman natin talaga kung ano yung ibig sabihin ng innovation and what's the social impact of innovations. Innovations. At dahil dyan, eto na nga, hindi natin pakatatagalin, partner, 7 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at handa na ang ating first guest for this morning. Excited tayo dyan, innovations naman ang ating pag-uusapan. Go ahead sa ating first guest. Yes, so ang ating pong unang panauhi ngayong umaga, hindi na rin siya bago sa BZYF, lagi siya nai-invite na speaker when it's about innovation, no? So he's the VP for operations of Sunlight Foods Corporation and 2017 BZYF Innovation Awardee. So ipakilala na po natin, walang iba kundi si Mr. Crispin Muyrong Jr. Good morning, Sir Crispin. Good morning, sir. Good morning po. Ayan. Yan. Good morning, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Mukhang nasa office po ata kayo ngayon, ha? Eh, yes, hindi naglalabas. Work from home. Ay, that's good. Naku, yeah. Kailangan nga. No? Mahirap lang ma-COVID. Ingat talaga, opo. At dahil dyan, Sir Crispin, good morning. Si Miss Jenny po, Rancho Man Jenny. Eto na nga, partner, unahan ko na, no? Sir Crispin, good morning uli. Pwede kong ibahagi nyo sa amin sa umagang ito, ano po ba itong innovation? Tsaka, how did you get involved po sa advocacy ng BZYF? Well, may nag-nominate sa akin kasi ano sa advocacy ng BZYF yung Search for Innovations Award ano. That was in year 2017 ano. I am the last minute nominee ng DOST NCR. Kasi ako yung panila eh. Ako yung tawag dito recipient ako ng yung setup program nila wherein tinulungan nila ako, binigyan nila ako ng mga equipment no na dito zero interest, then nagbigyan din ako ng financial assistance and more to that is more sa mga trainings, libre na trainings, not only me but also all my employees. Binigyan po kami ng trainings about productivity, about leaner production techniques. So nag-implement kami nito noong 2009 hanggang 2010 ano, nag-start kami yung company-wide productivity improvement programs po namin. So we need to innovate kasi kung di ka mag-innovate kasi kakainin ka ng competition, okay. Di ba? Yeah. A classic example dito yung malalaman yun, no, yung pinaka
sikat na na cellphone, di ba, Nokia. Pero where is Nokia right now? Wala na. Wala na. Kinain siya ng competition ng tawag dito ng ano ba ngayon yung sikat na kwan ngayon? Samsung, di ba? Kinain siya ngayon ng Samsung. So kung titignan mo yung Nokia, wala namang problema eh. But he did not introduce innovations. Wala mga pagbabago. So kinain sila. So on our part naman, bilang small business enterprise, kinakailangan magiging competitive kami sa mga malalaki. Then we targeted yung mga malalaking companies to give us a sustainable market. So kinakailangan talaga competitive po kami. So kinakailangan na mas maganda yung cost namin. So we introduce our company-wide productivity improvement program. So wherein we addresses also yung environmental impacts ng aming operation, ano? Kasi mahirap din na kinakailangan sustainable yung operations mo eh. Pagkatigil ka ng government pag may mga violations ka about environmental. So inadresan po namin lahat yung mga concerns about environmental impact ng aming operations at nakatulong din ito sa pag-improve ng aming mga cost, no? Siguro isa-isain ko sa inyo, ano yung mga innovations na pinaggagawa namin na na-addressan po namin yung environmental impacts ng aming operation at the same time, addressing naman yung cost namin, pinapababa yung cost namin at ano yung mga naging social impact niya sa aming benefits na natanggap, ano, sa mga innovations na ito. No? Unang-una rito, kinakailangan kasi sa loob ng operations mo malinis. No? Then kinakailangan maganda yung productivity mo. Maganda yung labor productivity mo, hindi siya dapat mainit, walang mga langaw. So instead of using yung conventional na refrigeration system na ginagamit natin ngayon, na nagsisirculate lang yung hangin sa loob using a refrigerant. Ano? So marumi yun eh, nag-iipon ng bacteria sa loob ng sa evaporator ng ban mo, ng air conditioning mo. So what we did is, we use yung evaporative cooler, ano, using yung technology na yung latent heat of evaporation ng tubig, siya yung nagpapalamig ng hangin, no. So yun ngayon ay fino-force mo ngayon yung malamig na hangin sa loob ng area mo para palitan niya 100% yung mainit na hangin. So anong impact nito, ano? Mas mababa yung power consumption, ano, we use only around 1.1 kilowatts versus 4 na 2 horsepower na conventional refrigeration unit. Ano, so ngayon, that translate to around 80% reduction sa power consumption namin. And nakakapag-contribute din ito sa reduction ng tawag dito ng CO2 emission into the atmosphere. Ang estimate po namin dito umabot ng 13,000 kilos of CO2 per year. Ano ang naibabawas po namin. And nakakapag-save po kami sa electrical bill po namin ng 120,000 pesos per year. So, yun po yung impact nito. Ang isa pang gagandahan dito, positive pressure sa loob ng area at hindi makakapasok yung langaw. So walang mga insekto kasi bawal kasi sa mga customer namin na makitaan ka lang ng isang langaw, eh pwede ka nang tanggalin as supplier. Ganon kahigpit dito sa aming planta. So yung innovations na ito, ang daming gustong kumopya, ang daming gustong magpagawa sa akin. Hindi naman ako manufacturer. Ano? So, sabi ko, kopyain nyo na lang. Ang daming pumupunta dito, and in fact even POS they recommended it na gamitin ng mga maliliit, no. Meron na nag-audit sa amin dito na sa energy audit namin noon kasama ng POS saka yung consultant nila na Japanese. Nung pumasok sa loob ng pantay, sabi niya, wow, it's cool. So naghanap siya ng air conditioning unit, wala siyang makita. Kaya nung tinuro ko saan nanggagaling yung malamig na hangin, nagulat siya, pwede palang gamitin. No? So, nakita niya ngayon yung difference. Sabi niya sa akin, humingi siya ng permiso kung pwede raw daw niyang recommendin daw sa mga tinutulungan nilang maliliit na kumpanya.
So yun, isa pa sa mga innovations na ginawa po namin. So magkano lang naman ang bili namin yan, isang unit na yan, is 50,000 pesos. Yun lang yung nagastos namin. So napakababa po, no? Very efficient po na ng sistema. Then another innovations na ginawa po namin dito na wala naman masyadong gastos, yun nga, nagkaroon ng energy audit sa amin dito, kasama yung Japanese na yan. Nakita nila yung kettle namin, nag-iinit siya ng steam, no, sa ibabaw. Siyempre, pag nagluluto ka, may nag-evaporate na steam, ano. So naghihinayang sila. So isa sa mga recommendation nila is to put up a install a steam recovery system, ano. Kailan? Napakamahal. 250,000 pesos ang cost niya. Retrofit lang yon. So, because we have data, records na nakatago sa amin, re-review namin, napansin namin na yung pinupet sa amin ng DOST, na steam jacketed kettle, bakit mas mataas ang recovery niya, around 98%. Whereas itong kinagamit namin na kettle na galing sa surplus na wala siyang lid cover, it's only around 95%. So there's a 3% difference. So what we did, we installed a lid, no? Bumili lang kami sa surplusan, mura lang naman, wala pang ilang libo lang, dalawang tatlong libo lang yon. Nag-install kami sa dalawa naming kettle. And the result is, wow, nag-level up siya, naging 98%. No? And that translates to around 80 centavos reduction, no? In your product cost. Ang laki niyan. Kung i-multiply mo yung 80 centavos per kilo, pag minultiply mo niyan ano period basis of 100 tons. Wow, ilang daan libo 'yan. 'Di ba? Pero pero wala ka naman kami masyadong cost, no? So, 'yun ang sinasabi namin na innovation is not expensive. Mm-hmm. Lawakan mo lang yung pag-iisip mo, no. Another thing dito, no, wala kaming ginastos na. Ang laki ng tulong na binigay sa amin dito is yung utilization ng aming mga raw materials, ano. Ang major product namin kasi dito, flagship product namin is ube. No? Ah, okay. Majority of our products, something like around 70% is ube. Okay. Mm-hmm. So, per our records, historical records, ang yield lang namin is material recovery namin is only 55%. Mm-hmm. No? So, during that company-wide productivity improvement programs na implement namin and learnings from DOST training, yung cleaner production techniques wherein tinuturo sa amin paano namin i-reduce yung mga waste. Ano? So nakita namin isa sa mga area nito, ano, yung recovery ng aming raw material yung pulp niya. So napansin namin pag iuubi mo pala ay maliliit ang size niya, mas mababa yung yield mo. So, kung linuluto mo naman, kung mataas yung very wide yung size range niya at standard yung cooking time of 3 hours, yung mga maliliit, sabog na. So, hindi mo ma-recover. Tapos, yung isa pa, yung mga nagbabalak din sa mga tao, ano, mga manggagawa namin, yung iba, makapal ang palat nila, yung iba, manipis lang. So, ginawa namin standard, umawakan ng mga standard. Ito yung standard recovery natin pag nagbalat ka. So meron kaming labor productivity doon. Then binago namin yung size range pag nagluluto kami. In-standardize namin. So yung mga malalaki, inachap namin para halos pati-pareha sila sa maliliit, no? So isa pa dito, yung tinatanggap namin na raw material na ube should not be less than half a kilo, no? Kung, so 1 kilo, half a kilo up. So, ang ginawa lang namin dito, wala namang kami gastos. Binago lang namin yung specifications ng aming raw material. And inorient namin lahat ng mga suppliers namin. So, nung in-implement na namin dito, drastic ang results, ano? Just imagine, from 55 up to 71%. And that translates around 10 pesos and 25 centavos reduction in your product cost. And your raw material contribute around 70% of your product cost. So, ang laki. Ano, ang laki. First year of our implementation, nakasave kami ng 1.5 billion pesos. At yan ay pinambili namin ng farm in Tanay. Yeah. That serve as our experimental farm. So, pinag-aralan namin yung ube. Kasi, ang ube kasi, may seasonality siya.
no? Meron siyang 3 to 4 months dormancy period, no? So walang ube talaga diyan. Hindi ka makakakuha ng ube. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa customer namin, eh, walang ube, eh, di ba? So doon namin ginamit yung farm, nag-experiment kami doon, and na-discover namin na kaya pa namin pala patumbuhin yung ube any time of the year. So we're able to address yung seasonality of ube. And that resulted to laging 100% the market requirement ng aming mga customers. And who are our customers? They are the market leaders of ice cream industry, bakery industry. Wow, ang laki yan. Ilang taon to nilada yan ng requirement nila on an annual basis. So, and it's growing up to now, ano? And it's growing. So, yun isa sa pinaka, wala naman kaming gastos. Hindi kami kumastos doon. Yun lang time and effort. Siya galang namin, ano? Then, isa pa dito na nakakatuwa, no? Yung sa efficient use of water, ano? Alam mo naman, only 1% is available na yung tubig na potable water, ano, sa buong mundo, no, 1% lang. So napakalit. So kinakailangan i-conserve natin 'yan, ano. Ito yung fresh water na sinasabi na doon tayo kumukuha ng ating iniinom. Dati-dati nung mag-umpisa kami, ang gamit namin ng tubig per hour records around nasa 17 liters per kilo output. So, during that productivity improvement programs, in-apply namin yung mga learnings namin from that cleaner production techniques, ano. Re-nationalize namin yung gamit ng aming mga tubig, no. So, unang-una dito, ang binago namin dito yung cleaning procedure of water, cleaning procedure of our processing equipment and facilities, ano. Ang normal procedure namin kasi is we use spray, power spray, ano, parang yung pagdilinis ng mga sasakyan, ano, to remove yung mga adhering product remains sa surfaces ng equipment mo. So, ang laking tubig na kailangan mo. So, sa pang problema namin doon, para magiging compliant sa sabihin na you should have a wastewater treatment facility. Eh, nagpakuta ko sa mga suppliers ng mga wastewater treatment facility. Napakamahal. It cost me 3.5 million pesos. And wala rin kaming luxury of space. Ano? Mm-hmm. Malit lang naman yung space namin. So, problema. So, kinakailangan ma-addressan din po namin dito. So, itong modification sa cleaning procedure po namin, plus yung other innovations na ginawa namin, nagpalit kami ng yung hand washing facility namin, nag-install kami ng auto faucet, ano? Yung meron siyang itatapat mo lang yung kamay mo sa laser kwa niya, no, sensor niya, saka lang magbubukas, and that saves around 70% of your washing water, ano. Then nag-install kami ng condensate recovery sa mga steam jacketed kettle namin, and we save 150 liters of water per hour, ano, sa kailangan namin sa feed water sa boiler namin. Then nag-recycle kami ng tubig, no, sa mga pagdilinis namin ng ube. Dati-dati yung 200 gallons ang nalilinis mo lang is 100 gallons, 100 kilos of ube. Whereas nung naglagay kami ng recirculation system niya, yung 200 gallons could now was around 600 kilos of ube, no. So yung cumulative impact ng mga pinagagawa po namin na water conservation po namin resulted to 17 liters per kilo output down to 3. At nung in-implement namin yan, 1 month pa lang nakita na namin yung impact niya, resulta niya. Na-attain namin kagad. And yung supplier po namin ng tubig, Manila Water, nagsuspect sila na tampered daw yung pan namin, yung ito namin, eh, paano magiging tampered yun, eh, meron siyang rehas kasi ninanakaw kasi. So, binantayan nila kami, no? Binantayan nila. Eh, yung mga staff ko dito, tawa lang ng tawa, eh, kasi di namin sinasabi yung mga pinagagawa na. But we have records to prove. Kasi every 8 hours, kinukuha na namin ng reading.
So ngayon, nung magbayad kami ng water bill namin, same pa rin, walang pagbabago. So kinomplain namin, bakit saan sila nag-arrive yung ganung bill? So yun pala, questionable daw yung mga readings nila. Eh, pinakita namin yung records namin. Nung makita nila na meron kaming records to as a proof, binalik nila yung bayad namin. And up to now, sustained ang aming tawag dito, water consumption. And our waste generation is, wastewater generation is only 3 drums to 4 drums a day. And that's equivalent to 0.6 to 0.6 up to 0.8 cubic meter a day. No? And trinitrate namin yan at ginagamit namin yan pang plus ng mga CRs. No? Practically, wala kaming tinatapon. At ang nakakatawa dito, meron nakipag benchmark sa amin na isang company. Ang may-ari ng company is presidente ng PCCI sa Antique. No? Munta sila dito kasama yung inhenyero nila. At nagpakitaan kami ng records. And they were surprised na makita nila yung records namin. Wastewater generation namin, ganun lang kaliit. Whereas sila, nasa 20 cubic meter a day. Wastewater nila. So talagang ano no, yung innovations nyo ano nakatulong na rin sa environment aside from sa company nyo no. Yeah, so that's the impact of it no. Ay actually na yung thinking ng mga tao na napakamahal or mamahalin no, pagka nag-innovate ka. So si Sir Muirong, you proved that it's not expensive. It's not expensive. Kung yeah, makita nyo, wala kaming gastos. Wala kaming ginastos. Oo nga, sir. Yung time lang namin. Yeah. So, sir, since next month, I mean, oh yeah, February, no, we are going to celebrate yung BCYF Innovation Awards. Sir, what are the things that BCYF helped you personally in your innovation and the company itself? Well, paano po? Yeah. Yung kontase, yung reach kasi lang yung tawa dito, yung na-implement namin company-wide. But then, with BCYF, ano, na-extend yung reach. No? Na-extend yung reach ng amin. Kasi for 3 years, ano, 3 consecutive years, ano, kasama ko sa campus tour, ano, speaking about innovation sa mga universities, campuses, ano, Luzon, Visayas, in Mindanao, no? For 3 consecutive years. And ang audience ko dito ay mga students, mga school administrators, mga katulad ko, ano? Mga scientists. Ano? So nakakatuwa rin kasi ang daming pumupunta, tumatawag dito. Pwede ba daw i-adapt nila? Okay, maganda yun. Yung isang customer namin, yung mga ibang supplier nila, pinadala sa yung isang image na ginawa namin, yung X-ray machine namin na made of leaded tabletop, ano? And that reduces our product projection to very negligible. Okay, ayan. Circuit. Less than 1%. Opo, no? Opo. So, ayun. So, siguro po, yung lighted tabletop. Opo. Medyo choppy si sir. Oo. Siguro, Sir Crispin, kasi medyo, ano po tayo, no? Medyo kakapusin po tayo ng ating oras. Meron pa po tayong second guest. Siguro, hingi na lang natin, partner Jojo. Sir Crispin, hingi na lang po namin yung payo ninyo doon po sa ating mga kababayang Filipino na hindi po inventors but would want to innovate. How do they start na lang po, Sir Crispin, as your advice po? Go ahead po. Paano sila ka? Kung gusto nila mag-venture into innovation, kailangan documented ang kanilang operations ano, para mayroon silang pagbabasihan. Mahirap kasi na gumawa ka ng innovations mo, wala ka namang data. No? Importante, you have to document, keep records. No? Para meron kang pag-benchmarking, meron kang pag-uumpisaan. So, kagaya sa amin, documented ang mga procedures namin, re-review lang namin yung mga previous procedures namin, meron kami mga pinagbabago. So, that's it. No? So, hindi expensive. No? Yun lang importante dito is documentation. Okay. Yeah. So Sir Crispin, saan na lang po partner? Saan po kayo pwedeng ma-reach out? Kung meron po mga nakikinig o nanonood, may gusto po mga iparating, go ahead po. Social media. Dito sa cellphone number ko, pwede silang tumawag sa amin. Dili kaya sa
sa Facebook page po namin, no? Mga staff ko rito. So, yung cellphone number ko is 0917-882-6794. Okay, ayan, Sir Crispin. Thank you so much. Ako din nag-take note ako ng number, sir. Tawagan natin si Sir. Oo. Okay. And welcome naman lahat ng mga pumupunta rito eh. Just recently lang, kahit nung pandemic, ilan yung pumunta rito ng mga companies just to copy our compact wastewater treatment facility. Opo, okay. Thank you so much, Sir Crispin. Thank you, sir. Welcome. Okay. Stay safe po. Okay. Ayan, partner. Thank you po. Ayan, partner, si Sir Crispin. At nako, isa pa lang yan. Una pa lang yan sa ating guest ngayon tungkol sa ating usapang innovations. Meron pa tayong isa pang guest partner. But before that, we'll just pause for a break. Babalik po agad ang programang Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Oras natin, 10:35 in the morning. Araw po tayo ng Sabado. Live na live po ang Kwentong Bayani. Hatid sa inyo ng RMN at ng BCYF. At mga kasama ha, siya nga pala ho, in-invitahan namin kayo ni partner Jojo sa RMN DZXL558 Manila. Paki-like na po yung ating page at sa aming YouTube channel DZXL558 ha. Partner, good morning ulit. Good morning. At ako, Father Jenny, no, sa mga nakikinig at nanonood, pwede nyo pong i-replay ang aming mga past episodes. Panoorin nyo po yan. No? May inspire po talaga kayo. Ayan, so ating second guest ay ready na, Partner Jenny. Pakilala na natin. So kung kanina po, ang ating first guest ay awardee ng 2017 BCYF Innovation Awards. Ngayon naman po, kasama po natin ay ang Executive Director ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ng Department of Science and Technology or DOST. So, pakilala na po natin ang kasama po natin for our second guest this morning, Director Eric Paringgit. Good morning, Sir Eric. Good morning, Jojo. Good morning din, Myra. Good morning din sa lahat ng mga tumatangkilik at nakikinig sa inyong programa dito sa DCXL Radyo Trabaho. Opo, si Jenny po at saka si partner Jojo, ayan. Jenny pala, ano sir, good morning, sir. Okay. Good morning, pasensya na. Mayra kasi nakalagay dun sa ayan. Mga ano ng virtual ano, no? Sir Eric, kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Kami naman sa kagawaran ng siyensya at teknolohiya ay patuloy na naglilingkod, no, sa ating mga kababayan sa larangan nga ng AGHAM, no, at kung paano ito makakatulong sa atin para mapaunlad ang ating bansa at upang matugunan din ang ating mga pangangailangan at makatulong, no, magbigay ng solusyon sa ating mga challenges o mga problema sa hinaharap. So Sir Karina, nabanggit ni Sir Crispin. I know you know Sir Crispin Muirong Jr., no? Kasi ano siya, bat ng DOST yan si Sir Crispin eh. Sir, nabanggit niya kanina na DOST helped them a lot, no? With their trainings and all. Sir, can you give us some programs ng DOST specifically to help the innovators and inventors of the Philippines? Oo. Alam niyo sa DOST, no, malawak yung larangan na ginagalawan namin mula sa pagsuporta sa ating mga siyentipiko at mga researchers, no, upang makadiskubre, upang makalinang pa ng mga bagong teknolohiya na makakatulong sa ating mga mamamayan. Pero meron din tayo mga assistants para dun sa mga maliliit na enterprises, no, upang mapaunlad nila yung kanilang negosyo. In between them, meron tayong mga tinatawag na services para naman sa mga tinatawag na innovators, no, kung saan nagagamit nila yung kanilang mga bagong kaalaman para naman ma-solve nila yung kanilang mga problema, kagaya nung sinabi nga ni Sir Crispin kanina, no. Marami sa ating mga negosyo, marami sa ating mga businesses, marami sa ating mga, hindi lang sa businesses eh, pati nga sa gobyerno eh matutulungan, mapabilis, mapaunlad, mapaayos, no, matipid, no, mas magiging matipid kung gagamit tayo ng teknolohiya at innovation. So ito, halimbawa dito sa DOST, yung mga tinutulungan namin ito, mga innovators na ito, sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan sa
sa kanilang innovation, no? Halimbawa sa mga katulad ni na Sir Crispin, no, kuminsan ang isang assistance na tinutulong sa mga yan ay paano nila i-fabricate yung makina na kailangan nila o yung equipment na kanilang kailangan gawin, no? Meron tayong assistance para ito ay gawin. Pangalawa, paano nila malalaman kung tama yung ginagawa nila? Meron pong testing services ang DOST, no, na pwede makatulong sa kanila para makita nila kung, teka, tama ba yung ginagawa o nararating ba yung level na yung antas na kailangan nilang marating para makamit ng mga standards o ng mga regulasyon. Kasi importante ito eh, pag tayo eh nasa paggawa, no? No, halimbawa sa pagkain, o di kaya meron tayong ginagawa na nagpo-produce ng waste, no? At sa ibang bagay, gusto rin nating makatipid. Halimbawa, ang laki ng gastos kuminsan ng ating mga negosyante sa kuryente. So so tinutulungan din natin itong mga innovators at saka mga inventors para ma-confirm, no, para ma-validate nila kung tama ba yung claim na totoong bumababa ang kanilang mga konsumo, right, o di kaya mas nagiging matipid yung kanilang operations sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiyang kanilang nalinang, o di kaya yun namang nakukuha nila sa mga ibang mga sources. No? Hindi naman kailangan kasing bago yung teknolohiya, yung paggamit mo yung mas importante, no? Maraming mga naglilinang ng makabago, no, yung talagang cutting edge na tinatawag. Pero nakikita rin natin na yung tamang paggamit din kasi ng teknolohiya ay isang mahalagang factor, no, sa success ng isang kumpanya o ng isang negosyo. Opo. Yes. Pero alam mo, partner, Director Eric, hanga ako sa mga taga DOST, matatalino yan. Oh, correct. Lagi sa sabi scholar. Pag sabing science, tinatakbuhan ko yan sa klase dati. Science tsaka math. Anyway, pinapatawa lang kita, Director Eric. Director, paano po kayo napasama dito sa advokasya po ng BCYF? Alam mo, parang ano yan eh, parang kung sino yung pare-pareho ng pag-iisip, malamang sa malamang eh, nahanap nila ang isa't isa, no? Alam mo, sa mga nakalipas na mga taon, malaki yung pinagsamahan namin ng BCYF sa sa mga tinatawag na innovation na programs. Mm-hmm. Sama na dito, of course, yung mga events na hinuhold namin ng BCYF, no, merong innovation month, yung ating mga innovation events kung saan tinatanghal natin yung mga innovations innovations, inventions, scientific breakthroughs ng ating mga, meron diyan mga estudyante, meron diyan mga professional, meron diyan mga researchers galing sa mga universities, no, kasi gusto naming maipakita sa publiko na maraming pwedeng makakontribute sa innovation. Mm-hmm. At kuminsan parang tingin natin sa innovation kasi parang gawa lang yan ng mga scientists o yung mga engineers, no? Pero nakikita natin na maraming mga bagay na napapabago. Mm-hmm. O makabago yung tingin nang hindi ng mga ng mga espesyalisto, kahit ng mga ordinaryong tao, nakikita nila kung paano nila nababago yung isang bagay upang ito ay mas magiging makatugon dun sa pangangailangan. Yun yan, nasosolve yung mga problema, di ba? At saka nagkakaroon din ng mga magagandang dinudulot, no? Nagkakaroon ng efficiency, nakakatipid, at nakakatulong din sa maraming tao sapagkat marami dito ay patungkol naman sa pagkakaroon ng tinatawag na sustainable development, no, kasama na dito syempre yung lookout natin para sa ating kapaligiran, no, di ba, nakapag-produce ka ng teknolohiyang medyo bawas yung paggamit ng mga tinatawag na fossil fuel, o di naman kaya ay nalilinang mo yung mga waste materials na nasa paligid mo, no? So tinutulungan namin ang mga enterprises upang makita itong mga to at kahit yung mga ordinaryong mamamayan kasi nga meron tayong programa para sa kanila. Correct. So nasagot niyo na, sir, no, kasi yung question ko sunod sana yung social impact ng innovations at nabanggit niyo na nga about sustainable development, yung mga fossil fuel and stuff. So ito naman, no, may mga nagsasabi na hindi nila maramdaman yung innovations dito sa Pilipinas. Anong masasabi yun dun sa mga taong nagsasabi noon?
Nako, siguro nararamdaman niyo yung innovation. Hindi niyo lang alam na innovation pala ang tawag doon. Yes, correct. Ganun correct. Siguro yung pwede nating sabihin. Ano? Kasi for example, yung paggamit ng online shopping, yung paggamit na nyo ng mga iba-ibang transport services, di ba? Yung paggamit natin ng mga online delivery services, ito ay mga dalawa ng mga innovations na na itinanghal o pinakita o inintroduce ng mga na mga engineers, ng mga scientists, ng mga innovators, no? Pero yun nga labeling yan, matter of labeling, no? Kung paano natin siya pinapakita. Sa mga bahay-bahay, meron tayong mga innovations, di ba? Upang, yun nga, para ma-solve natin yung sarili nating problema. Ang ano lang yan, siguro sabihin natin, para medyo meron tayong konting kaalaman, ano? Meron mga tinatawag na evolutionary innovations. Yung bang mabagal, sa pagtakbo ng panahon, may mga pagbabago tayo nakikita, tawag natin dyan mga incremental improvement, di ba? Kung dati-dati gumagamit tayo ng mga lalagyan na nabubulok, na madaling masira, no? Hanggang gumamit tayo ng plastic. Ito pa yung incremental innovations kasi mabagal yung pace ng pag-develop, no? Yung mga materials na ginagamit natin. Pero naman yung tinatawag na revolutionary innovation. Or siguro mas naririnig natin yung term na disruptive innovation, 'di ba? Yung parang bigla na lang nagbago ang pamamaraan natin kung paano gawin yung isang bagay dahil sa isang teknolohiya. Yung panonood natin ng pelikula sa TV natin dala nung subscription sa isang streaming services, 'di ba? Ito ay masasabing mga disruptive technology sapagkat binago nito yung pamamaraan natin kung paano tayo kumuha ng entertainment service, 'di ba? Dati-dati pupunta tayo sa mga sinehan para manood. Yeah. So ito yung mga ehemplo na mga disruptive na teknolohiya. Whether it's disruptive or evolutionary, may papel tayo dito. Pwede nating linangin yung mga ideas natin para makakontribute tayo dito sa innovation ecosystem na tinatawag. Hindi mo kailangan maging scientist, hindi mo kailangan maging engineer, hindi mo kailangan medyo nasa university ka para mag-come up ka ng isang innovation. Ang importante, meron kang ideya at naipapahayag mo ito, nakakakuha ka ng network mo kung sino yung kakausapin mo para matulungan kang ma-realize, no? May sa buhay yung innovation na yon. Yun siguro yung importante. At sa amin naman sa DUST, nakahanda kaming tumulong para gawin yon, no? Ang importante, masabi nyo sa amin, ano ba yung gusto nyo mangyari na klase ng innovation? At dun magsisimula yung ating conversation kasi ngayon ano, parang pwede kong sabihin ang dami naming programs para sa mga innovators. Merong programa para sa venture financing, meron tayong programa sa mga ewan ko kung syempre sa mga kabataan na buzzword yung tinatawag na startup, di ba? Startup, yes. Oo, mga startups, yes. Innovative startups. I mean, Facebook was a startup, Twitter, yes. No? So marami diyan mga ano, marami diyan mga teknolohiyang akma-akma para sa mga millennial. Pero kung minsan din nila lang saan ba magsisimula, paano ba kami matutulungan ng gobyerno, no? Sa amin, mas importante na sabihin niyo kung ano yung gusto niyo mang patulong, no? At kami yung bahalang maghanap kung ano bang programang SWAC para sa inyo. Kasi kung minsan sa dami ng mga programa natin, maling programa yung napapasukan. Pero ang mas epektibo para sa amin ngayon yung to have some kind of conversation. Dapat nagkikwentuhan tayo kung ano yung gusto ninyong gawin. Tapos kami magsasabi, ito yung programa akma para sa inyo. Kasi gusto nyo pala mag-fabricate. Gusto nyo pala mag-test. Gusto nyo pala magkaroon ng isang market validation para sa inyong produkto. No? O di kaya gusto nyo pala magkaroon ng parang sample ng mga produktong gusto ninyong i-produce. No? Kasi meron tayong mga innovation centers, lalo na sa pagkain, na pwede makatulong sa inyo mag-introduce ng mga bagong produkto sa market. Okay. Siguro, oo, napakaganda, no? Pagka pinag-usapan talaga yung innovation, Director Eric and partner, no? Pero siguro ito, hingin ko na lang po yung payo ninyo, Sir Director Eric, dun sa mga regular Filipinos nating nanonood, nakikinig ngayon sa atin, na hindi naman mga inventors, but
would want to innovate, ayan, paano po sila o saan po sila pwedeng mag-umpisa? Yan, no? Kagaya ng nabanggit ko nga po kanina, una, pag-isipan niyo yung ano yun, yung idea, yung key idea ninyo. Ano ba yung gusto niyong baguhin? Ano ba yung gusto niyong ipakilala, no? At pangalawa, tingin niyo ano ba yung kakailanganin niyo para ito ay maisakatuparan, no? Ang karaniwang sagot talaga dyan kailangan ko ng pera para gawin yan, di ba? Parang kailangan ko ng pondo, di ba? Pero alam nyo, kuminsan hindi ka agad-agad, ano, hindi ka agad-agad, you know, hindi ka agad financial support ang kailangan kuminsan sa isang bagay, no? Siyempre, along the way, merong gagastusin. Yung sinasabi natin ay, merong kang mga pangangailan na kuminsan pwede naman naming sagutin sa gobyerno, di kaya sa, of course, dito sa DOST, no? At marami kaming mga programa na tutugon doon sa inyong mga pangangailangan para hindi nyo na kailangang gastusan. Pero pagdating na ng halimbawa gusto na namin itong i-commercialize kasi pumasa na ito doon sa mga pamantayan ng pamahalaan, sa mga regulasyon, sa mga standards, no? That's the time na pwede na namin kayong i-channel doon sa mga venture financing, o di kaya pwede na namin kayong ilapit sa mga lending institutions para naman kayo ay matulungan na mapasimulan na talaga para ma-expand yung inyong business. Pero alam nyo, kaya ako binabalik doon sa testing, sa validation, kasi kuminsan yan ang ano, yan ang pitfall ng isang innovation, yung bang hindi natin na napatunayan na ito pala ay swak, na ito pala ay akma, na ito pala ay safe, no? Na ito pala ay nakakatugon talaga dun sa pangangailangan ng inyong targeted na market o customer. At doon naman kami makakatulong para maiwasan nyo na yung maiwasan ng mga innovators yung mga typical na mistakes, no, sa pag-innovate. Along the way kasi syempre sa experience na rin kasi ng DOST, ang dami na rin namin na experience na kung ano yung gumagana, hindi gumagana, pwede, hindi pwede. At ito naman mahalagang advice na binibigay namin dun sa mga innovators para kumbaga alam mo para hindi niyo na ulitin kung ano yung mga pagkakamali mga nauna sa inyo, no? So kami tagahawak ng what works, what does not work. At pwede namin kayong tulungan para pumunta kayo diretso dun sa kung ano yung nag-work, no? Yun yung pwede ko sigurong sabihin in general, no? Marami kasi talaga lineup na mga programa para sa inventor, para sa innovator, para sa startup, para sa researcher, para sa mga universities na gusto maglinang ng mga innovators o tinatawag namin, ano mo tawag namin dyan, mga technopreneurs, no? Yeah. Oo, kasi alam nyo, kung minsan papasok tayo sa eskwela, gagawa tayo ng thesis, di ba, gagraduate na eh. Pero yung thesis natin, bubukbind lang natin yan, tapos lalagay nila sa library. Pero sayang naman yung idea mo, no? Pagka ito isang produkto na pwede palang mabenta, na pwede palang pakinabangan ng mga tao, bakit hindi tayo humanap ng paraan para makita mo naman yung produkto mo na nagagamit, nakakain, napapakinabangan ng mga tao, di ba? Yan sarap nun kasi una, may fulfillment ka. Pangalawa, siguro kikita ka. Pangatlo, marami tayong natutulungan ng mga tao. Okay. Naku, napakaganda po ng mga binahagi niya, Director Eric. Pero siguro, partner, sa parting words, sige, at kung saan pwedeng ma-reach out din ang DOST partners kay Director Eric. Una-una, syempre, papasalamat ako sa inyong programa, no, sa pagkakataon nito para mailahad naman ano bang ginagawa namin sa DOST pagdating sa larangan ng innovation. Pangalawa, of course, nagpapasalamat ako sa partnership namin sa BCYF kasi parang nadodoble, natitriple, siguro multifold pa nga yung benefit na nagkakaroon tayo ng ganitong interaction, no? At saka, ano mo, paros pareho yung market namin, no? yung kliyente namin o yung sabihin natin, customers natin, no? Yung mga innovators, kasi nabibigyan sila ngayon ng mga puntos kung paano ba nila itutuloy yung kanilang mga innovations, no? Halimbawa, nagsisimula pa lang sila, nasa gitna na, o di kaya medyo malapit na silang makita sa ating mga online shopping. Kami ang success namin sa innovation pag nakikita na namin yung mga produkto ng inyong innovation sa mga tindahan, sa mga grocery, actually hindi naman kailang produkto, pwedeng serbisyo eh, no? Pero serbisyo natin sa publiko na pwede namang bayaran, di ba? Kami naman, kaya kami po sa DOST, pwede nyo po kaming
Pwede nyo po kami makontakt through email sa ating social media accounts, no? Halos lahat yata, hanggang TikTok nga meron kami. So pwede po kaming ma-reach doon. Ang opisina po namin ay sa Department of Science and Technology. Ako po in particular, ang opisina ko po ay Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Medyo mahaba, no? Mm-hmm. Official. Pero actually, kilala din kami sa isang sa katawagang Innovation Council. Marami tayong mga programa. Pwede nyo po kaming i-search sa, well, sa ating mga iba-ibang social media platforms. Ang importante, kwento nyo lang sa amin kung ano yung parang gusto nyong magawa, no? Yung ano yung gusto ninyong marating. At kami na po yung hahanap ng ano yung pinakaakmang programa para sa inyo. No? Okay. Para hindi na tayo, ano, kasi kuminsan, yun nga, sa experience na namin, ang daming, ito, nagsubmit ng ganitong proposal, kasi by proposal po yung aming pamamaraan upang kayo po ay matulungan. Siguro maganda, bumisita na lang po sila. Meron grants na binibigay para sa kanila, para may sakatuparan nila yung kanilang pangarap. No? Opo. Sige po, Director Eric, maganda po ay pumunta na lamang po sa inyong inibitahan sa DOST para sa karagdagang pangkaalaman. Maraming salamat po, Director Eric. Maraming salamat, Jojo and Jenny. Keep safe po sa lahat. Ingat po. Thank you po. Ingat po. Ayan, partner sa Director Eric Paringgit sa DOST. Partner, ano naman ang aabangan na ating mga viewers and listeners by next Saturday? Yes, yun nga po, no? So since we're talking about innovation na po, no? Next month is going to be the Innovation Month of BCYF. So yan nga po, in partnership with DOST. So ang ating po mga guests ay patuloy na mag-discuss about what's innovation, the social impact of innovations in the Philippines. At may announcement po kami dahil patuloy nga pong nag-i-invite ang BCYF ng mga nominees para sa BCYF Innovation Awards 2022. Sorry. Feb 14 po ang deadline. Valentine's Day. Yes, Valentine's Day ng nominations for BCYF Innovation Awards. And the awarding ceremony will be on Feb 25. So, i-follow nyo po ang Facebook page ng BCYF, BCY Foundation. Yan po ang pangalan sa Facebook para po sa karagdagang updates and details about the awards. Ayan. BCYF, ha? Bisitahin nyo po. And with that, partner, we have to say goodbye. Siyempre, pero next Saturday, abangan pa rin nila. Go ahead, partner. Yun nga po, no, maraming salamat po sa ating mga guests, kay Sir Crispin Muirong, kay Sir Eric Paringgit ng DOST. No. Every Saturday, we are keep on being inspired by these people. Maraming salamat po sa patuloy na suporta and pakikinig dito sa aming programa. Sa susunod po ulit na Saturday, magsama-sama at magkita-kita po muli tayo. At ako naman po si Jojo Armenta. Okay, at partner, ako naman po ang inyong radyo man sa DZXL 558. Thank you, partner. Until next Saturday, ah. Thank you so much, partner Jenny. Ayan. At ito pa rin po ang inyong programang Kwentong Bayani.